contemplating dun sa nalumipat sa minority? Dahil nga, hindi na si Migs ang Senate President, and yun nga, pag sinasabi nila na akong tinatarget dahil sa aking hearing, so maybe pupunta lang ako sa minority nito kung talaga ako ang target nila. But it was explained to me properly by Senator Chis na kung ikaw ang target, sasama ka man sa amin o hindi, or hindi ka na namin kausapin, ngayon panalo na kami, 14 na kami, mayroon kami 14 votes, bakit ka pa namin imbitahan na sumali sa majority kung ikaw ang dahilan bakit na nagpalitan ng liderato sa Senado, di ba? In-explain mo sa akin properly na hindi ikaw ang dahilan, it's not you. Ha? Huh? Tuloy pa rin pag nakondisyon na si Kumar. Nasa kondisyon na pag makalabas sa ospital. And you're keeping the chairmanship? Ha? Ano yung dalawang nakulong yan, sir, sa baba? Well, pag-usapan ba namin is kasi si ang movement nung isa, si Senator Jinggoy, ang sa kabila naman, ako. Pag-usapan namin yan, dahil magbe-break na eh. Mahaba ang break ng Senado. Kawawa naman, makakulong yan dyan sa baba. So baka pwedeng pauwiin na yan kung pupwede. Mag-usap kami. Kung papayag siya, pero may initial intention is pauwiin yan. Dahil hindi po pwedeng naka-break kami. Ito mo sila nakakulong dyan. Hindi maganda. Pwede mo yung sayo pauwiin yung kanya will stay? Kailangan mo. Fair tayo. Hindi po pwede. Hindi, saka sir, baka magkaroon yung idea yung public na wag ka naman pala mag-break, papalabas na. I mean, baka the lessons will not be learned kung ganun talaga. Ay, the mere fact na nakuntim ka in public, kahit na hindi ka siguro kukulong, you will in relation naman siguro. Maintindihan mo naman na mali yung ginawa mong pagsisinungaling. Saan? May rules ba stating that? Na pag motorproof you, cannot go beyond the 4 hearings? You show me the rules. Kung meron ba? I don't think. Wala. I don't think meron. Wala. Yan, if they have trust in me as the chairman, siguro, pagbigyan nila ako. Nakita naman nila yung flow ng hearing. Nandun siya kahapon, nandun si Senator Jinggoy. Nakita mo nila. I don't know if I am violating the Senate rules as far as committee hearings are concerned, lalo-lalo na sa motor proprio investigation. I don't know kung meron akong na-violate. So far, wala akong alam. Sabi ka hapon ni San Chago, di ba? Niloloko niya lang yung dalawa. Hindi niya akalaing papatulan mo yung pagloloko nila. Anong take mo doon? Parang... Tell it to the Marines. Kahit kayo, naniwala kayo? Kalukuhan lang yung pagsasalita niya doon? Naniwala ba kayo? Hindi. Kaya nga. Nanonood ba ka sa video? Kung ano yung take nyo, yun rin ang take ko. So, kung naluloko siya. Sa paniwala mo, totoo yung... Ano pa yung sinasabi niya doon? Kaya nga kinuntim ko kahapon dahil halatang niloloko kami. Pero sir, sa tingin niyo may tao nasa likod ni Apon ko? Ha? May tao. I don't know kung sinong tao. May sabi mo niya, may Kumar siyang sinasabi, di ba? James Kumar. So baka yun yung kinukot niya na source ng kanyang, kaya siya nagsasalita ng ganun. Last na si James Kumar. Baka mamaya pag may sinabi na mga iba na si Morales, sinabi na ako, gusto niya patawag sila. Wala na. Si James Kumar. Titingnan natin si James Kumar. Pag magsabi si James Kumar, yes, I am instructed by LAM to talk to these people, then, pwede siguro. Pwede. May denial ba siya kahapon? Hindi, di ba? Gusto niya lang i-clear. Okay lang. Sir, kasama daw po kayo sa pumirma in support of Senate President Escudero? Yes. Even though my signature was already insignificant, lumapit sila sa akin after the battle has been won. Meron na silang 14 na perma. So, pumunta sa akin si... Nagtatago pa nga ako doon sa opisina ni
Senator Tolentino eh. Pero nalocate nila ako na pumunta doon. Kinausap ako. Sabihan ako na kahit na hindi na kailangan yung perma ko because they already have 14 and they only need 13 to unseat the Senate President. Kahit na hindi na kailangan, immaterial na yan, kung pipirma ko hindi, but still, narinig nila na I was poised to join the minority. I was really contemplating seriously to join the minority after that incident. But I was persuaded by Senator Chis and Senator Alan Cayetano na please stay with the majority. Huwag kang pumunta sa minority. So, sumama ka na lang dito sa majority. And mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three magkabats na PDP senators, Senator Bunggo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is 2-1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari sa silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Chis Escudero. Ako ay naiwan. I want to stay with ayaw ko sana. Pero yun nga, may usapan kami na obligado sumama. So, yun. Pinirmahan ko yung resolution, but that was already immaterial because they already have 14 that they have already declared victory, but at least on my part, masaya rin ako kahit because Senator Chis is a very magnanimous victor. Kahit alam niya hindi na kailangan yung boto ko, still, kinubinsi pa rin niya ako na sumama sa majority. Para sa party emotional. Well, ang kasi yung nakapirma ako before mag-start ang sesyon. Di ba? Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Migs, eh talaga hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, ha, being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. But still, as I have said, meron kaming usapan, kaming tatlo, Senator Bunggo, Senator Tolentino, na majority rules. Lalabas 3-1, obligado sasama yung 1 doon sa decision. So, at hindi ko upang as I've said, pero feeling ko ay being a good soldier, I would like to convey the message to him that my commander, I'm so sorry we lost the war, I failed to win the war for you. Yes, kaya ako napaiyak dahil nga hindi naman sasama ng loob pero bang kwa lang. Mas nahiya ako sa kanya dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. Senator, ba't hindi niyo po sinabi kay Sen. Migs before mag-start yung session na sumama kayo doon sa grupo ni Sen. G? Well, in fact, nandoon kami sa opisina ni Migs before yung before mag-start. Nung pumasok si Senator Chis at si Senator Alan, sabi ko, exit ako kasi baka maipit ako. Baka sibat ako doon sa isang pintuan, di ba? Dalawang pintuan doon, may isang papasok, isang palabas. Pagpasok nila, sumibat ako doon sa labas. Labas ako, hindi na kami napang-abot. Pumunta ako kay Senator Tolentino and Senator Bunggo na sana sabihin ko, baka pwede ba niyo makonsider yung kaya kanyo matanggap if I'm going to renege on our
on our usapan, pero sabi ko, mapahiya ako doon sa dalawang kasamahan ko. Kung pwede ba, na mag-join na lang ako sa minority. Yan ang gusto kong sabihin doon sa kanila. But they persuaded me na huwag ka nang pumunta sa minority. Majority ka. Pumasok, sumunod yung sila si Senator Chase at Senator Alan, pumunta doon. Sabi na ako, kahit na panalo na kami, panalo na. Kumbaga, insignificant na yung aking perma doon. Still, very magnanimous sila to offer at for me to join the majority. Sabi na, huwag ka na umalis sa majority. Kasi I was really contemplating on joining the minority. Sir, meron bang konting guilt feelings? Kasi sinasabi, isa sa mga reason bakit napatal 6 years kasi dun sa hearing no Fidelis. Kasama na rin yun. Kasi alam ko, hindi lang naman kung tinanong ko ito kay Senator Chase kung talagang yan bang dahilan bakit kinudita si Senator Miggs dahil ba dyan sa hearing. Sabi niya, no, hindi yan kasi wala yan sa rason dito. Wala yan sa rason. Yun lang sabi sa akin, ha? Which, of course, it's up for you to, bahala na kayo. Basta sinabi sa akin, hindi yan ang rason. At kung yan man ang rason, supposed to be, whether or not, sasama ka sa amin or hindi, tatanggalin ka namin dyan sa your chairmanship in the public order and the dangerous drugs. Tatanggalin ka namin kung yan ang rason talaga. Whether or not, sasama ka sa amin. Dahil yan pa ang rason. Yan mo kaya ang target namin ngayon na galit kami sa hearing na ginagawa mo. Dapat, I am also heartbroken. My heart is really broken. He's a very good leader. Senator Zubiri. I love him very much. I respect him very much. He's a very good leader. Well, siguro mas maganda sila lang talungin nyo because they have their own reason. Ha? Pero nang pinag-usapan nyo? Ha? Nang pinag-usapan? They have their own reason. They have their own reason. So, kahit hindi ka convinced since wala namang value na yung vote mo, sumama ako kasi yun nga, may usapan kami na majority rules. Kung saan pipirma yung dalawa, obligado yung ayaw na isa, sumama. Usapan namin. Well, what country are you talking about? I am being disloyal to this country by voting Chis Escudero? No, sir. What I'm referring to is you are committed sa dalawa. Yes. It comes to yung issue na ng country and you're holding dun sa... Well, country. Kung country is above self, above party, and above party mates, what country are you talking about? Nasisira bang country dito sa decision ko? Hindi, what I mean is mag-e-end yung commitment mo sa kanila when... Yes, automatic yun. Pero dito naman, hindi naman at stake ang kinabukasan ng bansa dito. This is mere changing of the guards. Bakit ba mapapahamak bang bansa kung si Senator Chase ang magiging Senate President? I think no. Sir, diba? Were you contemplating dun sa nalumipat sa minority? Dahil nga, hindi na si Migs ang Senate President and yun nga, pag sinasabi nila na akong tinatarget dahil sa aking hearing, so maybe pumunta lang ako sa minority nito kung talaga ako ang target nila. But it was explained to me properly by Senator Chase na kung ikaw ang target, sasama ka man sa amin o hindi, or hindi ka na namin kausapin, ngayon panalo na kami. 14 na kami, mayroon kami 14 votes. Bakit ka pa namin imbitahan na sumali sa majority? Kung ikaw ang dahilan, bakit na nagpalitan ng liderato sa Senado? Di ba? In-explain mo sa akin properly na hindi ikaw ang dahilan. It's not you. Ha? Tuloy pa rin, sir, yung Pidea Leaks investigation? Tuloy pa rin. Pag nakondisyon na si Kumar, nasa kondisyon na pag makalabas sa hospital. And you're keeping the chairmanship. Ha? Ano yung dalawang nakulong yan, sir, sa baba? Well, pag-usapan ba namin is kasi si ang movement nung isa, si Senator Jinggoy,
ang move, ang sa kabila naman ako. Pag-usapan namin yan, dahil magbe-break na eh. Mahaba ang break ng Senado. Kawawa naman, makakulong yan dyan sa baba. So baka pwedeng pauwiin na yan kung pupwede. Mag-usap kami. Kung papayag siya, pero may initial intention is pauwiin yan. Dahil hindi po pwedeng naka-break kami. Tapos sila nakakulong dyan. Hindi maganda. Pwede mo yung sayo pauwiin yung kanya will stay? Kailangan mo. Fair tayo. Hindi po pwede. Hindi, saka sir, baka magkaroon yung idea yung public na, wag ka naman pala mag-break, papalabas din. I mean, baka the lessons will not be learned kung ganun ilalabas din. Ay, the mere fact na nakuntim ka in public, kahit na hindi ka siguro kukulong, you will learn real lesson naman siguro. Maintindihan mo naman na mali yung ginawa mong pagsisinungaling. Kailangan magsabi ako ng totoo. Ganun kasi, enough na yun, nakuntim ka. How much more pag kinulong ka? Kinulong ka, 1 day, 2 days. Pag kinulong ka, gusto mo pa buong break ng Senado, nakakulong, kawawa naman yung mga tao na yan. So, may promise sa'yo si Senator Chis to stay as chairman of the public order? Yes, kahit na hindi pa ako pumirma. Kahit na hindi pa ako pumirma nung papel na yun, sinabihan ako na walang, hindi ka namin tatanggalin dyan. Kahit na hindi pa ako pumirma ng resolusyon. Kasi nga, yung nga, ako na lang is in order to be officially joining the majority, I have to sign the resolution kahit na immaterial na yun dahil meron na lang 14 votes. Kung tutusin nga, pagpanalo nila ng 14 votes, kahit na 13 pa lang, pagkakuha lang 13 votes, we don't need your vote. Panalo na kami. Sino ka na papansinin namin? Sino ka na kukumisi namin dito? But at least they are very magnanimous in victory. So, at nilapitan tayo at kinausap. Na-earn nila yung respect mo na sa paggawa nila ng ganito? Yes. They earn my respect. Sir, dahil mabait sila. Kahit papaano, pinuntahan ako. Kahit na alam, panalo na sila. Sir, yes. Di ba may mga umulong noon pa ng mga po against the space bill? Ito po ba yung talagang may nag-approach sa'yo? May nagsabi sa'yo? Merong tumatawag. Past, yes, sir. Yung the past? Oo. Meron talaga, sir? Oo. Dito yung una. And you cannot be successful in a kudita if you don't have the votes. So you have to convince everyone kasi mahalaga ang bawat boto na isang senador. So tawagan mo talaga yan sila. Senador, yung tumatawag. Sir, yung dalawa. Oo. Kasamahan ko lang. Kasamahan ko. Ha? Huh? I don't know kung merong mas matapang sa kanila na tawagan ako. Ha? After nila ako babastusin dyan sa mga pinag-mga presko nila tapos tawagan ninyo ako. Ganun, baka yung naka-small sa akin. Di ba? Malacanang, sir. Malacanang. Wala tumawag. Malacanang. Ano? Preso. Oh. Saan? May rules ba? Stating that? Na pag motor propio, cannot go beyond the 4 hearings? You show me the rules. Kung meron ba? I don't think, wala. I don't think meron. Wala. Yan, if they have trust in me as the chairman, siguro, pagbigyan nila ako. Nakita naman nila yung flow ng hearing. Nandun siya kahapon, nandun si Senator Jinggoy. Nakita mo nila. I don't know if I am violating the Senate rules as far as committee hearings are concerned. Lalo na sa motor proprio investigation. I don't know kung meron akong nabayulit. So far, wala akong alam. Sabi ka hapon ni Santiago, di ba? Niloloko na lang yung dalawa. Hindi niya akalaing papatulan mo yung pagloloko nila. Anong take mo doon? Parang... Tell it to the Marines. Kahit kayo, naniwala kayo? Kalukuhan lang yung pagsasalita niya doon? Naniwala ba kayo? Oh, kaya nga, nanonood ba ka sa video? Kung ano yung take nyo, yun rin ang take ko. Oh, kung naluloko siya. Sa
ano pa? Ano pa yung sinasabi niya doon? Kaya nga kinuntim ko kahapon dahil halatang niluloko kami. Pero sir, sa tingin niyo may tao na nasa likod ni Apple Community? Ha? May tao. I don't know kung sinong tao. May sabi niyang may sabi mo niya, may Kumar siyang sinasabi, di ba? James Kumar. So, yun yung kinukot niya na source na kanyang, kaya siya nagsasalita ng ganun. So, last na si James Kumar. Last na si James Kumar. Baka mamaya pag may sinabi na naman iba na yung si Morales, sinabi na ba kung gusto niya patawag sila? Wala na. Si James Kumar. Titingnan natin si James Kumar. Pag may sabi si James Kumar, yes, I am instructed by Lam to talk to these people, then, pwede siguro. Pwede. May denial ba siya gahapon? Oh, gusto nga niya i-clear name, pero I stop him from doing so because he is in sick bed. Kung may mangyari dyan sa kanya, makukonsensya naman ako. Pero kung sabihin ni James Kumar na meron nga, may malakanyang factor, how would you direct the flow of investigation? Well, just leave it to me. I will decide. I will cross when the bridge is constructed. Ha? Do you have any regret sa decision nyo kahapon? Na sumama dun sa grupo ni Achis, and then akala ni, kasi akala ni SP, state lawyer. Oh, wala akong regrets because I've been praying every night at kahapon bago ako umalis sa bahay. Kasama ko yung asawa ko, mga anak ko at mga apo ko, nag-pray kami bago ko bumiyahe dito. Papunta Senado, na sana i-guide ako ni Lord sa lahat ng mga decision making na gagawin ko. So, no regret on my part. I told the Lord, come, Holy Spirit, please guide me. So, I hope I was guided. Ewan, mahirap lang kung hindi nakinig si Lord, no? Hindi ako ginahid. Pero I'm sure, nakikinig si Lord sa akin. Sabi ko, come, Holy Spirit, please guide me, Lord. Well, mananatili pa rin yan. Personally, kaibigan kami. Kahit na anong mangyari siguro, mataas pa rin respeto ko sa kanya. I love him as a friend. Napakagaling niya na Senate President. Siya lang, as far as I know, 5 years pala ako senador. Siya lang ang Senate President na mahal ng lahat ng empleyado ng Senado. That's all I can say. Kaya ako napaiyak kahapon nung sinaluduhan niya ako dahil nga, sabi ko sa kanya, Mr. President, sorry, I failed to win the war for you. Sorry, sorry. Senator, gan po ba hirap sa inyo? How deep so far? Was it arriving decision na iiwanan niyo si SP? It's no longer hard for me because the battle has been won. Battle has been won. Panalo na yung kabila. Wala na eh. Kung ako ang naging number 13, wala na. Ayaw. Siguro may guilt on my part. Pero wala na. Yung material yun, number 15 na ako eh. Number 15. Significant yung significant. Wala, as I have said, tinimbang ko ng husto yung aking decision. Nagdasal ako kay Lord, they guide ako. At yun ang naging decision ko na I would not let my party mates down dahil may usapan kami from the very beginning na in every voting situation, dapat majority rules. Kung yun nga, 2-1, yung 1 should go with the 2. So yun ang aming usapan. Kung ikaw lang yung pipirma para matutuloy yung kung 4-13, oh, hindi ako maharap kay Migs. Hindi, wala akong mukha sa kanya. I was fighting tooth and nail na hindi siya ma-remove. I've been convincing my party mates, but still, I respect their decision. May decision silang sarili. Yes. Sa House of Representatives, there was a poll from the Senate.
What sin have I done in order for me to seek an apology? Please tell me, anong kasalanan ko para ako maghingi ng apology? Kasalanan ko ba kung nailagay yung pangalan niya doon sa report na yon? Was that my fault? I don't think so. Mas malaki ang kasalanan ko siguro sa Pangulo kung being chairman of Public Order and Dangerous Drugs. Wala akong ginagawa dyan sa mga impormasyon na yan na hanggang lumaki, hindi ko inaksyonan. Mas lalo siguro kung may kasalanan sa taong bayan, kung hinayaan ko yan, na yung mga security classified documents ay palagi na lang nangyayari merong ganun kung hindi natin imbestigahan. So, I don't see any offense. Bahala na kung sila, tingin nila, may kasalanan ako, then sorry. Kung may kasalanan ako, pero for me, to seek for an apology, to ask for an apology, to give my apologies, wala man siguro akong nagigawang kasalanan. Maybe to be practical about it. Maybe. Maybe, but I don't have personal knowledge. Ako hanggang deduction, induction, conclusion, yun lang yung sa akin. Personal ko lang. Wala akong personal knowledge talaga. Feelings ko lang. Personal feelings. No personal knowledge. Personal feelings. Babalik ako doon sa bakit kailangan magpalit ng Senate leadership. Noong kinausap ka, noong mga nagkukonvince na dapat magkaroon ng change. Wala namang sinabing rason. Basta, sama ka sa amin. Sabi ko, sorry, hindi. Yun lang. Tawag. Pare, sama ka sa amin. Pasensya ka na pare. Dito lang muna ako. Ayun lang mga... Wala talagang reason na dahil sa style ng leadership. Hindi man kami ganun mag-usapan dito. Ganun. Magtatanong-tanong ka pa. Alam mo naman, you yourself being a senator, kung ano yung reason nila nakikita mo rin naman siguro ang reason na yan. So, no need to ask for any reason, any justification. May dinner daw mamaya. Are you one of the invited? Pupunta ka na. Invited mo daw lahat ng senador. Pupunta ka sa kayo. Hindi ko lang alam. Hindi ko na-date yung asawa ko kahapon. Anniversary namin kahapon. Dahil sa hearing, hindi ko na-date. So, baka i-dinner ko yung misis ko ngayong gabi. Oo. Priority ko na yung misis ko kaysa Malacanang. Sama mo na doon sa dinner. Sama mo. So, baka sabihin natin kung Malacanang, ginawa mo pang date. Ginawa pang date dito Malacanang, ha? Okay na. Salamat.